What is up, YouTubers? Magandang araw mga ka-DIY. Alex O na naman nagbabalik para sa ating panibagong video. Ayan guys, habang pinapatuyo ko yung glue na ginawa natin kapares ng PL box. Ayan, so gagawa muna tayo ng speaker wire para sa ating PL box or subwoofer box. Ayan guys, at syempre patitibayin na rin natin ang dulo ng ating mga speaker wire na kung saan naglalagas, ayan, kapag hindi natin ginawa ng paraan. So ayan guys, abangan nyo guys sa huling bahagi or panoorin nyo guys ang buong video na to para maintindihan nyo. Ayan guys, sa mga nagpapa-shoutout, abangan nyo guys sa huling bahagi ng ating video. At syempre sa mga bago pa lang guys sa ating channel guys, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe. Ayan guys, pakiclick ang notification bell right down below para ma-notify kayo sa ating mga susunod na video. At syempre, huwag nyo rin kalimutang hit ang like at share na rin para makapagbahagi tayo ng konting kalaman sa iba. Ayan guys, may mga dagdag kalaman at mga katanungan na just comment down below guys. Ayan, napakahalaga na na ating gagawin sa araw na ito. Ay, napakasimple pero napaka-importante guys. So, panoorin nyo hanggang sa huli. Okay guys. Okay guys, pakita ko lang sa inyo ang terminal natin. Ayan, naglalagas na. So, sa katagalan ng ating paggamit, tanggal kabit, paglipat-lipat ng ating speaker sa lugar. So, kukos ng pagkalagas ng himpit. So, ayan guys. So, ayan mga ka-DIY bilang pagpapatuloy ng ating video. Ayan guys. So, kaya unang-una sa pag-upgrade or paggawa natin ng speak-on wire terminal or speaker terminal, kailangan natin ng royal cord. Ayan. So, kailangan natin ng cutter, syempre, ang speak-on, ayan, NL4FX, ayan, speak-on, ang kanyang male, at ang kanyang female naman, ayan, nakalagay na sa ating subwoofer box. Ayan, guys, syempre, ang gagamitin naman natin na sa kabilang dulo ay banana plug, ayan, para sa ating binding post, speaker terminal, ayan. So ito guys, sinabili ko sa Lazada, ayan, sa murang halaga lamang. So, mas maganda to, mas matibay, maiwasan natin ang pagkalagas ng hibla ng ating speaker wire. Tulad natin ito, makapapansin nyo guys, ayan, nalalagas. Ayan. So, isunod natin ito mamaya. So, unahin muna natin ang royal cord para sa ating speak-on. Papunta sa ating subwoofer. Ayan, kung mapapansin nyo sa kabila makapal. Ayan. Makapal sa kabila. Sa kabila, lagas na. Ayan. Sa kakatanggal kabit, kagagalaw-galaw na ating wire. Paglipat-lipat. Ayan. Kusang nalalagas ang hibla ng ating wire. Ayan. So, paubos na siya. So, meron tayong royal cord size 1.25 square millimeter. Ayan, mm squared. Ayan, kung mapansin nyo guys yung size niya. So, nandito ang 2 negative, 1 negative. So, mahirap pa makita. Ayan, lalo na sa mga malalabong mata. So, 2 positive, 2 negative, 1 negative, 1 positive. Ayan. Okay. So, makikita nyo yung nakaharap dalawa. Ayan ang magkasama. At ang kabila naman yung magkasama dalawa. Ayan. Ang ginamit ko pala ay positive 1 at negative 1. Ayan. So, dapat kukonekta dito sa negative 1 at positive 1 din. Ayan. So, pwede siya dalawang speaker dahil lapat ang kanyang connector. Okay, guys. Ayan, guys, kung mapapansin, meron siyang
wire lock. Ayan. So, huwag natin kalimutang ipasok muna. So galitin ka kalimutan ng kanyang parts. Okay guys, so balatan lamang natin ng konti ang dulo na huwag masyado mahaba. Ayan. Para walang expose kapag pinasok na natin sa ating paglalagyan. So siguraduhin din natin na nasa positive ang puti at ang negative sa black. Ayan. Positive 1 at negative 1 ang ating ginamit. So, yun din ang ginamit natin sa ating subwoofer box. Ayan. Para mag-match sila. So, igpitan natin ng mabuti. At sa ating paggamit ay hindi kumalas later on. Ayan. So, natapos na natin ang ating speak-on connector. So habang inihigpitan natin ay nagkakaroon ng higpit din ang wire natin. So gawin naman natin ang ating kabilang dulo, which is banana plug naman. So imamatch lang natin sa ating pagkakabitan dahil ang ginamit natin ay speaker terminal na conventional or pangkaraniwan. Ayan guys. Ang kagandahan sa mga conventional or pangkaraniwang terminal na basic binding post ay madaling mabili sa mga electronic shop. Ayan. At napakamura or mura ay compare natin sa speak-on ay medyo kamahalan at may mga store lang siya na mabibili, hindi mo basta-basta mabibili sa tabi-tabi. So, una tanggalin natin yung screw na maliit. Ayan. So, balatan natin ng konti. Para may alawan sa pagsaksak natin mamaya sa speaker terminal. Balatan natin ng sakto sa kanyang lalim ng paglalagyan. Ayan, at tutupin natin mamaya sa dulo, dodoblehin natin para mas mataba ng konti dahil medyo maluwag ang butas na ating paglalagyan. Ayan, tutupin natin ng konti. Ayan, so meron tayong banana plug na bili natin sa Lazada, 20 pieces na, isang pack. Hindi ako nagkakamali, ay nasa 150 presyo, or 100, mga ganyan. So ayan guys, so pinapasok muna natin ang wire, so ibalik muna natin ang screw. Ayan. At para mainang natin at mas secure ang connection. So, pwede naman natin hindi inang yan. So, ang posibilidad naman kapag nahila or napwersa, pwede nga mahugot kung screw lang umahawak sa kanya. So, ang tekniko dito mas maganda para sa akin. Yan. Iniinang ko ng konti hanggang sa magdikit sa kanyang bakal or tansok. Or a copper man yan. Ayan, mas matibay, mas secure ang ating connection, mas maganda. At ngayon,
tanggalin na natin ang screw. Ayan. Kung nakita natin nagdikit na sa ang wire sa copper. So ibalik natin ang plastic cover at screw na natin. Ayan. So ganun din guys sa kabila, ang gagawin natin parehas lang. So higpitan na natin. So negative naman ay black. Black ang wire, black din ang banana plug. Ayan, ganoon din ang ginawa natin sa pula. Ay, parehas lang. Okay guys, lagi nating tatandaan kung ano ating paglalagyan. Ay, dapat ganoon din ang wire tip or speaker tip na ating ilalagay. Ayan, kung speak on din dapat ang ilalagay natin. So, para sa akin, mas flexible pa rin ang conventional or a basic binding post speaker terminal na ginagamit natin. So, madaling mahanap, madaling mabili sa mga electronic shop. Ayan. So, yun ang din natin tulad ng una. At medyo ibabad natin ng konting ating soldering gun para magkaroon ng penetration or pagdikit sa ating banana plug. Ayan. Okay na. So ayan guys, ngayon naman tester natin continuity at shortage. Ayan. Tester natin kung shorted ba. Tapos sunod natin ang continuity kung connected siya, dulo bawat dulo. Ayan guys. Ayan. So ibig sabihin tumunog. Okay siya. So ngayon naman guys, pinutol ko na ang paggawa ko sa speaker terminal. Ayan, dahil pareho lamang ating proseso sa una. Ayan, so magkaiba lang ng wire, same process. So ayan, gumawa ako ng isang speaker wire, puro banana plug para sa ating mga mid-high. Dahil parehong speaker or binding post terminal ang ating gamit. So test naman natin ang continuity or shortage kung short ba. So okay siya. So negative naman. At hanggang dito na lang guys ang ating video. So sana may natutunan kayo. Ayan guys, sa mga nagpapa-shoutout, shoutout kay Rooney Rapiza, kay Chan Baltasar, ayan. So maraming salamat guys sa mga nag-subscribe, nag-like and share sa ating mga nakaraang video. At syempre sa mga bago pa lang guys sa ating channel, so huwag niyong kalimutan guys sa mag-subscribe. Ayan guys, pakiclick ang notification bell right down below para ma-notify kayo sa ating mga bagong videos. Ayan guys, so ayan, at nagawa na rin natin sa wakas ang speaker wire terminal upgrade. Ayan guys. So, napaka-flexible, mas safe, at syempre, mas practical dahil mas tatagal lang ating gamit. May iwasan ang pagka-short at pagkasira na ating wire. Okay guys, at muli, ito ang unique code Alexon na nagpapalala. If you want it perfect, do it yourself. Thank you.
Okay guys, hanggang dito na lamang ang at. Okay guys, at muli. Ande. Okay guys, ito na ang huling bahagi.